ito yun. Pag check po ng transistor ay naka times 1 po ang ating tester. Times 1. Panoorin niyo po yung video ko, yung ginawa kong sa tester tutorial. Times 1 po. Tapos i-adjust natin sa 0 ohms. Luma na yung battery ko, hindi na siya umaabot ng 0. Okay lang. Ang base po niya ng C1815 ay nandito po. Pag C po, ang tawag sa transistor ay NPN. Pag C. Pagka A naman, PNP. Ang base po niya na yun nandito. Pagka NPN, nandito yung negative test prod. Ayun, ito po yung base. Ang collector po niya ay nandito sa gitna. Tapos yung emitter ay nandito. Dapat pagka nag-test tayo ng transistor, pagka NPN, papalo dapat to. Wala siyang palo. Wala rin. Subukan natin dito. Wala rin. Wala. So, parang open siya. Pagbalik tarin ko po. Wala. Wala. Ito dito meron. So, pag meron dito, leakage na po yan yung nasusukat natin. Meron ng leak yung transistor na to. Open yung base, tapos may leak yung collector emitter. Ito. Balik tarin ko. Ayan. Dito wala talaga yung base nya. Open. Ganun po ang pag-test ng transistor. Pag leakage po, times 1. Okay, at saka times 100k, yan po yung range na ginagawa ko. Ito wala talaga siya. So, ito yung base collector, wala. Kabila, wala. Dito lang meron collector to emitter. At ito po ay leak, dapat hindi ho papalo ng ganyan. Ngayon, i-test daw natin tong transistor na to, yung replacement natin. Times 1 ako. Sabi ko nga ay ang base po nito ay nandito, ang collector ay ito, at ang emitter ay ito. Test natin, yun. Yung sa base po, wag nating alisin yung test rod na to. Test probe. Oo. Basta yun na yun. Yan. Okay. Okay, yan. Good po yan. Pagka ganyan. Magiging good lang siya pala pagka binaliktad natin to, hindi papalo. Yun, dapat ganun. Tapos dito wala. Tingnan natin sa leakage kung ano ang kanyang condition. Collector to emitter, dapat walang palo. Wala, okay. Op, wala, baliktarin natin. Wala, ganun po. Tapos base to collector emitter. Wala, wala. Ito po yung pang-test ko ng leak. Yan po, sensitive po siya. Meaning good yung transistor na to.